gustong busisiin ng kamera ang naging paggamit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bilyong pisong halaga ng confidential and intelligence funds nito. Posible raw kasing doon kinuha ang umano'y reward money para sa mga nakapatay noong drug war. May reports Jonathan Andal. There is a amount po per level from what I understand starting 20,000 to 1 million. Depende sa level ng drug suspect, iba-iba ang halaga na pwedeng matanggap na pabuya ng isang pulis sa war on drugs ng Administrasyon Duterte ayon kay Retired Colonel Ruyina Garma. Tanong tuloy ng ilang mambabatas, saan galing ang pondo para sa pabuya? 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. Naging 400 plus billion. Ayoko mag-speculate po, Miss Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 500 million pesos ang confidential at intelligence funds ng Office of the President noong 2016. Pinaghatian ito ni na dating Pangulong Noynoy Aquino at dating Pangulong Duterte. Mula 2017 hanggang 2019, umabot na ito sa 2.5 billion pesos at lumobo sa 4.5 billion pesos simula 2020 hanggang sa bumaba si Duterte noong 2022. Ang confidential at intelligence funds ay ginagamit sa surveillance at intelligence gathering activities na may kinalaman sa national security. Hindi sinasa publiko kung paano ito ginamit. Ang Quadcom ipatatawag daw ang Commission on Audit para malinawan kung paano ginamit ang intel funds ni Duterte. Kung talagang mayroong gantong abusive intent sa paggamit ng intel fund to kill people and pay those who perpetrate it, then I think kailangan nating i-tighten up pa yung pag-liquidate. Ang PNP, iniimbestigahan na ang umano'y reward system sa mga pulis noong drug war. This is a challenging time for the institution but wala tayong pagtatakpan, no cover up. Bukod naman kay Tanawan City Mayor Antonio Halili noong 2018, iimbestigahan rin daw ulit ng PNP ang mga pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng war on drugs. Sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, 14 na lokal na opisyal na iniugnay sa droga noong panahon ni Duterte ang napatay mula 2016 hanggang 2021. Iniimbestigahan na rin ng pulisya si Police Captain Kenneth Albotra na tinuro ni Garma na sangkot umano sa pagpatay kay Halili. Isang Kenneth Albotra ang nakapanayam ng GMA Integrated News at nagsabing hindi totoo ang aligasyon ni Garma. Gumugulong na rin ang kaso ng pananambang kay Retired General at PCSO Board Secretary Wesley Barayuga at kanyang aide noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City. Sabi ng PNP, pirma na lang ng biyuda ni Barayuga ang kailangan sa inihandang reklamong murder at frustrated murder. Kabilang sa kakasuhan si Nagarma at dating NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo na kapwa raw nag-utos ng pagpatay. Wala pang pahayag si Nagarma at Leonardo ukol dito. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, alamin ang state of the nation. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa ating mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.